Hello guys, tignan nyo naman to. Meron silang limang sanga ng malunggay. Sila maha. Pinutulan ko sila. Tapos sana lagay nila yan doon sa nest box nila. Tapos medyo maulan ngayon. Ayan, maulan. So yung malunggay na to ay pinutol ko na. Yung isang malunggay namin na malaki. So, balak kong bigay sa kanila para gawin nilang pugad doon sa nest box nila. Pero mukhang hindi naman nila pinapansin. Pero bigyan natin sila ng time para kutkutin nila, balatan nila. Tapos abangan natin kung gaano kaganda yung gagawin nilang nesting materials doon sa nest box nila. Ito, meron kaming mga ibang malunggay dito. Ayan. Oh, maingit ka, ma. Marami ka dyan. So, ayan o. Oh. Oh, gusto mo yan? Oh, oh. Oh, habol, habol. Habol. Oh, dito. Oh, dito. Tas pa, tas pa. Oh, baba, baba, baba. Okay. Oh, ito na. Kot-kotin mo ah, kapag ayan, hindi mo kinot-kot. So, ayun. Marami kaming pinutol na sanga ng malunggay. Itong mga green na yan, ayan, yung binigay ko kay Maha, galing pang Laguna yan, nagpakuha ko. So, konti lang nakuha nila, pero mukhang pwede naman na to pang nesting materials. So, tiis-tiis na lang natin to. So, wait lang. Kuha tayo ng isang tangkay ng sanga ng malunggay. Bigay natin sa iba. So, bigay natin dito sa ano natin? Sa person natin na malapit na mag-breed. Yung laging nabibitin sa ano nila? Sa mating nila. Yan. Balatan nyo yan, ha? Kapag yan, hindi nyo binalatan. Yeah, medyo nahihiya pa sila. So ayun, itong dalawa na to, nag-mate na to nung nakaraan eh. Ito yung video, panoorin nyo. Tingnan natin kung successful. Go, go, go! Kayang kaya. Higil lang, tuloy mo lang. 30 seconds na. Ay nako. Ayun, pangatlo na nila yon. Lagi na lang, ano, bitin. So, ito, sinamaha. Di pa rin nila napabalatan yung sanga ng malunggay. Asan kayo? Ayan. Try nga natin sila bigyan ng isa. Tignan natin kung babalatan din nila. Ay, wait lang. Wait lang. Wait lang, dalawa pala. Ito. Bigay natin sa dalawa sa taas para may libangan sila. Ayan. Balatan nyo yan ha, para magkaroon na kayo ng nesting dyan.
Ayan, ito, itong bahay na to, dayo lang to nung nakaraang June. Nung June, isa yung pinakauna nating dayo dito. Tapos, ayan, nahuli. Tapos, naalagaan na mabuti. Walang naghanap sa kanya eh. Kaya, inalagaan na lang muna namin. Ayan, madalas lagi nila pinapansin yung nasa loob ng ano eh. Nang malunggay eh. Hindi sila nagbabalat. Kasi ito naman, ayan. Galing to sa kaibigan natin, sa Angono. Ayan o, ginawa na lang perch ng cock. Eh parang lagi nilang pinapansin yung loob ng sanga ng malunggay. Ayaw nilang balatan. Ayan o, ginagawang perch. Matapos ito mga parakits natin, no? Oh, tignan niyo tong ano nila, successor pellets. Halos maubos-ubos. Oh, di ba? Buo yung binibigay ko sa kanila, tapos ginagawa na nilang ganyan. Pinapowder nila. Oh, tapos ito yung mga personata squad natin. Ayan, ang dami nila. Etong dalawa na to ay halos magkapara sa to. Nagsusubuan kasi itong dalawa eh. Nakita ko nung nakaraan. Pero hindi ko pa rin sila binubukod kasi gusto ko silang videohan na nagsusubuan para mapakita ko sa inyo na banded na sila. So ayan sila. Tapos inayos ko nga pala yung malaking perch nila. Dinikit ko doon sa dulo para napapansin nila yung pinaka baba. So ayun, umakit na sila doon eh. Yan, mukhang maayos na, maganda na yung tignan. Tapos, yung dalawa pa lang nating libre dito. Ito, yung dalawang libreng personata, parehas na kak. Ayan, naglalambingan sa loob. Ayan. Molting yung dalawa. Sa tuwing nakikita ko sila, ano eh, hinahabol. Panay tanggalan ng ano, ng balahibo. Kaya molting sila. Tapos ito naman, yung nasa taas natin, ito na yung pinaka matanda nating ibon dito eh. Ito yung una kong breeder na binili. 1,200 lang to. Itong nasa perch na green fisher lang yan. Normal lang yan. Pero mukhang may pagka ano siya, pied. So ayan, low mute lang siya. Tapos yung kapartner niya pala ay sabi, split daw yan sa pale fallow. Kasi nung binili ko yan, sabi nung may-ari, kapag nagkaroon daw ng inakay na pula mata, bibili niya daw. So, dati, hindi ko pa alam yung mga ganong ano, mutation. So, nung sinabi niya yun, parang nagandahan ako. So, itong binigay kong sanga, babalatan nila yan. Magaling to magbalat eh, yung hen na yun. Green fisher, yung normal lang. So, abangan natin kung paano nila babalatan tong sanga na malunggay. Tapos itong ano nila, itong nest box nila. Puno na yan eh. Maganda na yung ayos dyan. Kaso ang tagal nga lang nilang mag-mate ulit. Nakita ko na sila nag-mate eh, pero laging hindi successful. Laging nabibitin. Lagi kasi silang nagugulat sa mga dumadaan ng kotse. Yung may ingay na tunog ng tricycle, ng motor. Nag-e-echo kasi sa kanila kaya nai-istorbo sila. Tapos sobrang maselan. Ay sobrang mailap. Sobrang mailap nitong green fisher na to. Sa kada may lalapit sa cage sila, biglang tago na lang sa nest box niya.
So ayun, silipin natin kung paano niyang gagawin doon sa sanga ng malunggay. Okay, wait lang, sug tayong konti. Dahan-dahan lang. Yan, binabalatan niya na. Ito yung pinakamagaling kong magbalat eh. Parang gusto ko na rin siyang gawing ano, pogad maker. Parang ano, sa kanya ko na lang ibibigay yung ano, yung mga sanga ng malunggay. Tapos maglalagay tayo naman lagi ng panibagong nest box kapag napuno niya. Tapos yung napuno niya, tulad nitong nest box na to, pwede natin alisin yan. Tapos ibigay sa mga ibang breeder natin para hindi na magkukot-kot yung iba, hindi na magbabalat yung iba. So, para may trabaho sila. Kasi hindi pa antagal nilang mangitlog nung February pa yan. Tapos ilan taon na yan? 1 year and 2 months pataas na ata. Bali, gawa natin silang trabaho. So, ang trabaho nila ay tagagawa ng pugad. So, maglalagay kami ng bagong nest box. Tatanggalin na namin tong nest box niya. Bali, iipon kami ng video nila kung paano sila gagawa ng mga nesting materials nila. So, simulan natin siguro sa susunod na video. Pero mamayang alas 4, ang araw kasi ngayon ay August 9, try na natin magbigay ng panibagong nest box. Tapos itong mga sanga nila, ilagay natin sa kanila. Kasi sila lang yung laging naghihimay eh. Mahilig maghimay yung hen niya. Tapos itong nest box na to, bigay na lang natin to sa iba, doon sa personata natin breeder. So, ganoon na lang. Tapos, ito na ang dulo ng ating video. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So, abangan nyo ang episode nila na Pugad Maker. So, ayun ang trabaho nila ngayong sa susunod na video. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.